Hello, hello mga Auntie Kadayers. Welcome back to the vlog. Ayan. It is something. Katatapos ko lang nag-coffee mga Zay. And then ang ganda ng weather today. Tignan nyo. Wait. Ayun o. Super blue sky ngayon. Anyway, kumusta kayong lahat? Update lang ako sa inyo saglit mga Auntie Kadayers. Ito na yung position ng aking bukton. Tinalian ko siya para hindi siya iinit kasi sobrang init niya, Day. And then ito, parang naka-help naman siya, mga anti-kadayers. And I'm not sure. Grabe yung pag-swollen niya, Day. Hello, mga anti-kadayers. Welcome back to the vlog. Ayan, today is day 5 sa aking kamay. So, it's gonna be... ito siya, mga Day. Kahapon, medyo ano siya, very ano niya kahapon, very nagwawala talaga siya kahapon. But yung pagwawala niya is kaya ko pa naman. But ngayon is medyo, kumbaga, nasa 1, 2, 3, 4, 5 tayo. Parang nasa number, ano na lang siya, number 3. So I'm very happy mga Auntie Kadayers kasi nag-ulian na siya. Alam niyo ba kung anong ginawa ko? Kahapon kasi, kaya hindi ako nakapag... vlog ng tapos-tapos. Wait, madilim. Hindi ko matapos-tapos yung vlog ko kahapon kay hindi ko makachika sa inyo. So, ang ginawa ko, Day, is nag-shower. Nag-shower ang inyong Auntie Kadayers. Kagabi. Kay grabe ka. Ngot-ngot niya. So, pagkatapos kong nag-shower, parang nahuwasan ang sakit sa aking mga pain, muscle pain. Ah, hindi siya muscle pain. Mga ngut-ngut ba? Alam niyo, ano ba sa Tagalog yung ngut-ngut? Ay, kirot? Kirot, no? So, I'm very thankful kay kagabi, medyo nakatulog ako ng matulin. And, so, sabi ng doktor ko, is lagyan lang daw ng ice para daw hindi siya iinit. So, if possible daw paggabi, hindi ko takpan ng habol kay para hindi siya iinit. Kaya pala mga anti-kadayers, nag-wonder ako kagabi. Kasi kahapon dahil hubag ay siya. As you can see sa first video ko. Ay, di ba nung sa unang ano, grabe niya kahubag. Kaya tinalian ko na siya dahil kay grabe jud. Ang ano niya, kananing burot siya ba? So, yun. Siguro sa init din ng katawan ko, pumunta siya dito sa aking muscles. Then may nagsabi din sa akin, yung iba daw is mag-bathtub, mag-hot bath ba? Para ma-ano yung swollen. Actually, may marami akong nabasang mga comment dito. Salamat sa inyong lahat, sa mga concern, sa mga nag-alala, sa mga nag-message. Thank you so much. Sa mga nagtatanong, ano po ba ang sakit mo in the ani? Ang sakit ko is may butas ako sa heart, tapos may pulmonary hypertension ako. Hindi ko alam kung sa left or right, nakalimutan ko yun. So, may pulmonary hypertension ako mga Day, kaya ako may gamot na ganito. Itong gamot ko is dito siya dinaan. Ayan, dyan siya. In that way, sa daw, eh, mag-English-English man. Uy, huwag ka nang mag-English, Day, kaya mahihirapan ka pa nga mag-Tagalog, mag-English-English pa ka dyan. Pinaagi sa dihaad ay dyan siya dinadaan yung gamot. Kaya, pakita ko sa inyo. So, meron kasi akong ganito, oh. Ito. Meron ako nito. So, ito yung gamot, mga Day. So, yan yung pumupunta dyan. So, yan. Para siyang insulin pump. But, rather than that, ice today akong gidaplak-daplak sa akong kuan. So, ang nakaano lang nito mga anti-kadayers, every 2 or 3 months ko siyang i-move. May nagsabi sa akin, bakit mo i-minu-move? Dapat hindi ko daw minu-move. So, kailangan ko siyang i-move. Kay mukugang man siya, Day. And then, pag hindi ko siya i-move, may possibility nga hindi na mapasok yung gamot sa aking katawan. So, every time na i-move na ko siya, mangyayari talaga itong swollen. Kasi para siyang, alam nyo ba yung bee sting? May sting kasi doon sa ilalim. Next vlog, ipakita ko sa inyo pag medyo okay-okay na to siya. Ipakita ko sa inyo kung paano ako maglagay. Or
Or depende mamaya. Basta i-try ko lang kung kasi nandun sa kwarto yung mga kagamitan ko nito. Para mag-gets nyo talaga ba ano yung bakit ganito. May nag-concern kasi dyan na pasahin ko na lang yung comment ba para ma-shout out po na to si nanay. So, ay, mahal ko kayo, Dai. Kay nag-comment dyan mo. Comment kayo, ha? Kay, if my time ako, syempre, magbabasa naman ako, Dai. Ay, wala man itong mga pangalan. Oy, Josephine Licia. Mag-comment kayo. Yung pangalan nyo, ilagay nyo. Kung gusto nyo magpa-shout out, maliit lang. Short name lang para mabasa ko agad. Kasi ito kasi ang haba. Shout out sa iyo, Auntie Kadayer, Solifi, Soli Farinas. Shout out to you. Ang sabi niya dito na kahit kabisado mo pa yung sakit mo, dapat pinaalam mo sa doktor mo. Yun nga ang sabi ko, Day. No need na akong pumunta sa hospital kasi meron akong doktor. Dito kasi mga Auntie Kadayers, may mga may mga personal doctor na mag-a-assist sa'yo, yung personal na makontak mo sila via WhatsApp. So, yun yung nakaganda dito mga Auntie Kadayers kasi personal doctor magbibigay ng WhatsApp sa'yo. So, every time na may, like example, may ano ako, doubt or anything na kailangan kong ipaalam sa kanila na whatever, na hindi ko na kaya or anything na yeah, doubt. So, pwede ko silang tawagan or i-message agad-agad ini 24/7. So, ganyan sila ka helpful sa akin. But in this way, nagme-message na ako sa kanya na ganito na ka ano, ganito na kalaki siya. Ano sila dito dahil hindi kanila tinaan. Alam niyo ba yung uy, dapat ganito ganyan sumugod ka na sa ospital kay alam yung ganyang magpanik ka din. Hindi sila ganyan mga Auntie Kadayers. Ano ko nila, i-comfort, relax lang, kay normal na siya. Basta pag-inom lang o kining medicine like painkiller para ma-calm down yung pain. Kasi sila mismo, alam na nila mga Auntie Kadayers yung mga reaction. And then may sinabi sila sa akin, as long as wala ka nag-itchy, hindi kumakati, hindi pumupula. And then yung sir dito, walang anything sign na infection, then it's not a problem. Basta kalma lang ka para di ka atakihon. Grabe naman, Jay. And then, lagi niyang sinasabi, lagyan mo lang ng ice para hindi lagi daw mag-ngut-ngut yung init. So, yun. Thank you so much sa mga nag-comment. And then, yun na nga yung sagot ko, no, kung ano ang sakit ko. Yes. Yes, yes. Where have you been? I just want to go around. Huh? Did you meet somebody? Yeah, of course I did. Who? Some angry dog up the street. Wala talaga yan siya isa kasugat na every time na mag-walking siya. Alam nyo ba na mag-walking yan si Dodong siguro mga 3 or 4 times in a day. Siya na Jod. So maraming salamat no sa mga nagko-concern sa akin. Sa FB, ang daming nagko-concern. So hopefully, imarites nyo din ako dun sa FB kasi may mga short video ako doon. Ayan. So mag-ano muna ako nito ha, tapos mag-walking around ako ngayon para ma-circulate din yung mga blood circulation natin. Ayan, mga Auntie Kadayers, medyo, ano na siya, medyo, may share muna ako sa inyo. Alam nyo ba, kahapon, yesterday, somebody is crying. Why did you cry yesterday? Huh? When I see your arm and all the pain you have. Mm-hmm. And mas worried pa siya dai kaysa sa akin mga Auntie Kadayers pero hindi lang niya pinapakita. 25% of the time she have this problem now. Nothing. Swelling every time she changed the cord, the injection. No, this one gali now it's much less. Oh, it's already how many days now? 5 days.
And it's already healing. It's already done. Healing. Look how thick it is compared to the other one. Yeah, but it's not that pain. It's not like before, like it's swelling. Like yesterday, there's a pain from the warm because you touch it. It's not that. When I take shower, it help. That's helps. Yeah. So, and he's crying, you know, in the morning. And I'm shocked that he's crying. I love you. You love me so much. Yeah. Mm. Magpaano ako? Felix! Come! Pulastog! Magpaandar ako ng ano, kining... Tawag nito, Day? Water ba? Para may mga guni-guni dito. Para may ingay-ingay tayo dito, Day. Umiyak siya kahapon, mga auntie kadayers, as in. Pagising niya. Sabi niya na, do you need something? Any help or anything? Grabe yung pag-alala niya, Day. Kasi, ay, kahapon kasi, sobrang laki talaga ng braso ko. Sa init, manggulpod to ba? Ayan. Mag-ano ako, kay para may ingay dito, Day. Oh, ang ganda ng weather. Iya. Lagyan lang natin ng bato. Hinay man, uy. Dami pa namin kahoy dito, oh. Actually, anong ginawa niyan, Anday Ani? Hindi iyan marumi, ha? Gusto ko sanang maglinis-linis sa swimming pool. Hindi man siguro yan tatakbo. No, minsan kasi tatakbo yan. Diba, may ingay na tayo rin. Gusto ko sana dyan eh. Sino ba dito sa inyo yung gusto din yung ingay sa swimming pool? Oh, yung sa waterfalls. Huwag lang yan kasi parang ulan. Yan lang. Ayan. Yan yung ano natin ngayon. Outside. Outdoor. Hello, my love! Doon kami kumain kahapon, oh. Hoy, Felix! So many people want me to avoid you. Ha? Huh? Siya mismo dahil ang umiiwas sa akin. Siguro alam niya talaga na bawal ako sa kanya. Tignan niyo nga yan siya, oh. Sumusunod talaga siya sa akin, Day. Ba't siya sumusunod ni Mama, oy? Gusto ata niyang makipaglaro. Ha? Come up there, oh, in the table. Kasi nung... Dito ako, oh. Yung hanaing paakon ron. Gina. Oh, kay nagkuan ko sa pa. Kuan ni Mama. Siya. Yan yun. Parang hindi mo alam ang gagawin mo dong. Nice tayo, oh. Dito tayo magpa-relax, relax. So, mamaya, mag-walking ako mamaya. Medyo maano-ano na tong ano ko. Mga auntie, pwede ba ang towel ibutang sa ref, kanang sa frozen? Tapos yun yung ilagay natin. May inano kasi ako, nagtingin-tingin ako sa Shein na napuntaan ni magpabudol, napuntaan ni Jai. Nagtingin-tingin kasi ako sa Shein ba, may nakita akong cooling color towel
yung towel na lalamig daw siya. So nagplano ako na mag-order noon, eh, so every time na if sasakit tong bukton ko, I mean, hindi naman siya, dahil baka nag-wonder kayo, ano ba yan, every time ba yan sasakit yung bukton niya, or ngayon lang yan. Mga auntie, sasakit lang ito ha, pag ilipat ko siya, like i-move ko yung, like example, last time nung nasa legs ko. So, yun lang yung ano niya. Yun lang yung time na magsakit siya. May 1 week siyang process, ganun. Pinakamahaba na daw yung 1 week na sakit. So, maganda din naman yung cooler towel, kasi pwede mo naman gamitin yun pang ano, diba? Kahit hindi pang dito sa arms. Tignan nyo nga, oh. Kasi ito parang mahirap siya, dai. Parang mahirapan ko nito, oh. Itong cubes ba? Parang hindi siya, ano. Hindi siya practicalers. Yung towel kasi, pwede mo lang siyang i-wrap dito. Sarap. Ang sarap lalangoy sa swimming pool, dai. Gusto ko maligo sa swimming pool. Alam nyo ba yung gusto ko maligo ng malamig na tubig? Pero mag-iingat din ako sa mga ganyan, kaya itong mga pneumonia, dai. Ay! Yung sama ng isa, diris ako. Ay! Hello! Hello! I am mga anti-carriers. Patayin na natin po. Nagandahan ba kayo sa ingay nito, dai? Comment down below kung nagandahan kayo sa ingay nito, ha? Maganda kasi minsan pag may maririnig kayong water flowing. Water flowing! Patayin ko muna siya, dai. And then, pwede na ako mag-walking around. Kailangan ko siyang patayin. Ay, baka makalimutan. Makalimutan patayin. Ayan. Oh. Ngayon, tahimik na naman. Uy, kanay sa weather ninyo dahil dahil eh. Katatapos ko lang nag-massage ng ice dito. Sabi pa ni nanay, wag mong anuhin ni Day kay musamot daw o kainit pag magpainit ako. Tama ka te. Init yun. Masarap sana lalangoy dito sa swimming pool. Oh, kasi malamig. Punta tayo doon sa kabila. Si Felix, I'm sure nandun na naman siya sa kwarto. Nag-sleeping beauty. Kaya mama na as usual na ginagawa niya. Ganda ng weather ngayon na. Ano kayang plano ni Dodong? Mga ante, nag-ano ako sa kanya. Nag-order ako sa kanyang regalo. Ang hirap mag-surprise mga dino. Pagkasama niyo yung asawa niyo. Ang hirap mag-surprise. Ayan, oh. May mga flowers nang lumalabas mga day. Hopefully lalabas na to sila sooner, no? Pero malabo pa to. Anyway, nag-order ako sa speaker na gustong-gusto niya talaga. So siguro bukas darating yun. And then sinabihan ko siya. Sabi pa niya nga, are you sure? Na in-order ko ba talaga? Hindi siya makapaniwala day na in-order ko. Sabi ko, oo kasi parang gustong-gusto mo talaga, no? So yun, darating bukas and hopefully na magiging happy siya. Yun lang yung may regalo ko sa kanya sa birthday niya. Kasi hindi ata kami mag... I'm not sure, tignan ko lang kung ano yung mga gagawin natin bukas sa birthday niya, day. And yeah, masaya ako kasi yun nga itong... I'm sure bukas wala na to, okay na to siya bukas mga day. Makapag ano na tayo nito. Oh, wala na siya day. Grabe na iyang pagkakuan dyan, blooming. Thank you so much sa iyong mga magagandang tanawin. Bakit bukas yung ano nila? May nag, ano pala sa akin? Wait. May nagtanong pala sa akin mga Dina,
isang viewer, sabi niya sa akin na, Inday, ani, I mean, gusto ko yung tanong niya ha, kasi hindi ako, yun nga yung sabi ko sa inyo, na open-minded ako, open book chat. Basta hindi lang yung, kining, yung mga below the belt lang na mga pang-judge nyo, no. Ang tanong niya is, if ever daw na, kukunin na ako, or mawala na dito sa mundo, syempre lahat naman talaga tayo, no, mawawala, no, di man ta forever there sa world. So, sabi niya, handa na ba daw ako? Well, Auntie Kadayers, ang masasagot ko sa'yo, yes, 100% handang-handa na ako, mga day, kasi I have so many Englishan man? Englishan ka, day? De, marami akong mga anong tawag dito? Chance na hinihingi kay Lord na, Lord, bigyan mo pa ako ng chance, bigyan mo ako ng ganito ganyan. Marami akong mga hinihiling sa kanya na binibigay niya sa akin. And then as I can remember na wala akong hinihiling sa kanya dahil na hindi niya talaga binibigay. Siguro may mga tao talagang alam niyo ba yung bagay na pag humihingi kayo, like example, humihingi kayo ngayon, Lord, gusto ko makapalit og sapatos, gusto ko magkakaroon ng ganito ganyan. Tapos hindi niya yan ibibigay agad like tomorrow, in the next day, in the next week. And then let's say binigay niya next year. And then tayo kasi mga tao, gusto natin is yung binibigay, yung hinihingi natin is gusto natin instant na ibigay. So alam niyo ba yung lesson learned na natutunan ko diyan? Is dapat pala, kung ano yung hinihingi mo, dapat from the heart at saka from your brain. Dapat isipin mo talaga, dahil kanang hinumduman ni mo ba? Alala, hinumduman dyan ni mo nga, kani siya gipangayo, ginako ni siya sa Ginoo. Ito siya hinihiling ko talaga, ito siya ni Lord. Kasi hindi mo na yan mamamalayan na next year, in the next year, binigay niya pala sa iyo. Alam niyo yung, nag-get niyo ba yung ibig kong sabihin? Kasi ako mga auntie, wala akong mga hinihingling sa kanya na binigay niya agad sa akin. So may mga bagay akong hinihiling sa kanya na binigay niya, like since hiniling ko pa since I was 16, 13. And then you see now, ito na. Pero may mga bagay akong like hiniling ko na like binigay niya agad, like yung I think yan na yung sinasabi nating miracle, 'di ba? Like sa mga naniniwala na ganyan. So para sa akin, yung mga bagay na binigay niya sa akin, hindi actually pag mga ganyan galit na like hihiling ako sa kanya na like gusto ko talaga na ito siya, gusto kong mangyari in instant. Hindi siya bagay, mga Auntie Kadayers, hindi siya like, gusto ko, Lord, napalitan ko ni mag-cellphone, magkaroon ako ng ganito ganyan, mansion. Hindi, mga Auntie Kadayers, it's about like, especially for the health, and it's like about from your spiritual something, or nagets niyo ba ako, mga day? Hindi siya things na binibigay niya sa akin instantly. Gets niyo ba? So, parang nalilito tayo mag-explain nito ah, kasi hindi tayo pastura, dai. So, yun yung mga na-experience ko na may mga bagay siyang binigay sa akin na hindi niya binigay sa akin instant, but binigay niya sa akin in the matagal pa. Pero binigay niya sa akin, yun. So, bigyan ko kayo ng example. Like, example ha. When I was, my God, puti na lang dyan, hindi mo sinabi, once upon a time, in the Valentine. When I was around 16, 17, dream ko talaga, mga Auntie Kadayers, is magiging flight attendant. Yan talaga yung lagi kong sinasabi na, I want to flight attendant. The reason is, gusto kong mag-travel around the world. Gusto ko talagang sumakay ng eroplano palagi. Kaya baliw na baliw ako sa pagsasakay ng bachelor, dahil kahit 10 pesos lang yung pera ko, basta makasakay lang ako ng bachelor, gura na, larga na. Kahit nakatayo lang ako from Mungkayo to Davao, Halabera. Ganyan ako, mga Auntie Kadayers.
So pasensya na kayo ha kung dito lang tayo magchika, makaupo lang ako magchika sa inyo kay kung maglalakad ako dahil hahangaki na ang inyong Antica Dyers. So continue tanong. Katawa. Natawa ako sa experience ko before. Uy, true jud yun sa mga Antica Dyers mong kayo to Davao tat makatayo lang ako sa Batsilon Drive kasi pag bata ka bawa ba kay plate ha pag nakatindog ra ka diha. So tindog jud until Davao nakatayo. Basta makasakay lang jud kog bus. So ang you know na pass forward day ane ba. Dream ko na maka-travel, maging flight attendant ako kasi yun nga flight attendant, maka-travel around the world and then maka-see something and then yun, basta yun na flight attendant, maka-travel in short. Yun yung mga gusto natin. So ang nangyari day, galit na galit ako. Dahil hindi talaga niya binigay sa akin. Oy, kung bakit? Bakit ganito? Bakit hindi ako sinuportahan? Like, sa mga relatives na bakit hindi niyo ako tulungan na matapos ko tong course? Ngayon day, mahal ba ya ka? Ayun ang kuanday, no? Ang mahal ng flight attendant. Hoy, naman di akong Bebe Felix. Dari, oh! Ano na, Marites si Felix. So, sabi ko sa kanya na hindi pwede to na hindi talaga ako makatapos ng flight attendant. Kaya gusto ko mag-travel around the world. And then, mga ilang years pang dumaan day hanggang naging 20 years old ako day. Ginive up ko na yung hiningi ko sa kanya pero deep inside, nasa heart ko pa talaga na gusto kong mag-travel around the world. So, alam niyo ba kung anong nangyari mga Antica Dyers? Pinakilala niya yung asawa ko na naka-travel mostly around the world na yun yung na-travel niya. Nung nalaman ko na traveler si Dodong, aw, wala na yung pagduha-duha. Uy, asa kay traveler ni siya, mauna ni. And then, ay dami yung explain, photographer daw siya, ganito. Ay, wala na ko ilabot, anadong, basta kay traveler ka, gusto kong uban. Pero, alam niyo yung feelings na hindi ka natakot, wala kang kaba, wala kang, kasi feel ko na safe ako sa kanya. And then hindi ko pa na-realize mga Antica Dyers na hala, ito yung hiningi ko kay Lord na hanggang sa dinala na niya ako, dun ko na-remember yung hiningi mo sa kanya ba na hala, ito man yung hiningi ko before. Ito pala yung way na ibigay niya sa akin na okay, maka-travel ka but in this way. Hindi magiging flight attendant pero in this way, makakita ka ng tao, nadadalhin ka kung saan-saan gusto mo. Okay, kayong life die. So hanggang na-develop ako kay Dulong, na ganito ganyan. So, dala na lesson sa Zayog. Pero before ako sumama sa aking asawa, no, hindi ako sumama sa kanya agad-agad na wala kaming feelings together. So nagbuo muna kami ng feelings. Siguro, itry muna ni Lord na, okay, day, itry sana ay muhang koan kung okay baka anang tawhana, komportable bakang makiguban anak niya na. Pero in fairness, day, na-adjoy spark. Like, dyan ko talaga nasabi, Lord, siya na, Jude. Ay, yung feelings na, iwan ko kung naniniwala ba kayo na pag makasabi kayo sa isang tao na siya na, Jude, day. And then, yun din yung sinabi niya. Ni Dodong sa akin ha, nung nakita niya ko first time, siya na daw, ako na daw yung forever niya. Tiyari! Dong! Yeah, we go? Oh, you wanna go? Yeah. I told them some story about... We need some stickers for the coach and the... Yeah, so ito yung mga finifix niya mga Zay. So that's the storytelling why I... travel around the world and I got my dream come true and I found my the one and only. Kagay kilig. I have to make ready first. I'm not in na. Uy, si Felix nandun pala sa. Unsa man ni si Felix? Ay bitaw kaya kayo. Wag niyong kalimutan kung ano man yung mga hinihiling ninyo kay God. Kasi hindi man niya yan binigay sa inyo ngayon, malay mo next year, di ba? So, kaya ako, like example, marami pa akong mga chika day. Pero next time na siguro ng uban. So, comment kayo mga Antica Dyers kung gusto niyo ba tong mga ganitong chika-chika sa buhay ko, yung mga na-experience ko. Para magtanong din kayo dyan. Oy, kaya para po ganahan po ko magsigtubag sa inyo. Salamat sa nag-comment, ay ha, sa mga nag-comment, sa mga question ninyo. I need a key, my love!
So ayan, kay magre-ready muna ako kasi gusto niyang aalis. And then mag-continue muna ako ng isang vlog kay ito. Ayokong sobrang haba kay Kapo mag-edit. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light.